sa aking nakaraang video nitong nakaraang linggo lamang ay aking ipinaliwanag na nagiging malabo na ang offer ng Sweden sa Pilipinas ng mga JAS 39 Gripen fighter jets sa kanilang proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program at nauungusan na ito ng mga F-16 Viper fighter jets na offer ng Estados Unidos. Maliban sa mas gumagandang relasyon ng Pilipinas at Amerika, nang dahil na rin sa patuloy nitong pagbibigay ng military assistance sa ating hukbong senatahan at pagtatayo ng mga US military facility dito sa Pilipinas, pumayag na ang Sweden na magsagawa ng training ang Ukrainian Armed Forces sa kanilang mga JAS 39 Gripen at paliparin mismo ito ng kanilang piloto, kaya mukhang mapupunta pa sa Ukraine ang mga Gripen na ibibenta sana sa atin ng Sweden. Sa mga hindi nakakaalam, ang variant o klase ng Gripen na binibenta sa atin ng Sweden ay hindi na minamanufacture at panghuling batch na ng mga fighter jets dahil papalitan na ito ng bagong variant na kung tawagin ay Gripen NG na mas upgraded ngunit napakamahal din ang presyo nito. Simula 2018 pa ino-offer ng Sweden ang mga Gripen sa Pilipinas at makalipas ang 5 taon na hindi pa rin makapagdesisyon ang Philippine government kung alin sa Gripen o Vipers ang kanilang kukunin, kaya mukhang mauunahan pa ang Pilipinas ng ibang bansa pagdating sa Gripen. At sa balita nitong linggo lamang, mas lalo pang lumalayo ang tsansa ng Gripen na manalo sa proyekto matapos ibalitang inaasahang magbibigay ang Amerika ng nasa 12 F-16 fighter jets sa pamamagitan ng EDCA at Excess Defense Articles Program na kung saan dinodonate ng Amerika ang kanilang mga sobrang kagamitan sa mga kaalyadong bansa katulad na lang ng Pilipinas, kaya napakalaking offer nito para sa ating Philippine Air Force at mahirap tanggihan at mapipilitan silang piliin ang mga F-16 Vipers na ino-offer ng Amerika. Ang mga F-16 Vipers ay ang pinaka-latest at pinaka-advanced na variant ng F-16 at nasa 12 nito ang in-offer ng American Defense Company na Lockheed Martin sa halagang 120 billion pesos, kaya hindi biro ang ganito kalaking halaga sa mga bansang katulad ng Pilipinas. Ngunit kapag ito ang pipiliin ng Philippine Air Force, hindi lang tayo magkakaroon ng advanced na fighter aircraft na kayang tapatan ang mga manghihimasok na aircraft sa ating airspace, kundi magkakaroon tayo ng dagdag na 12 fighter jets para sa ating Air Force, kaya sa suma total ay magkakaroon tayo ng 24 na F-16 multi-role fighters. Napakalaking upgrade nito sa kapabilidad ng ating hukbong senatahan dahil magkakaroon tayo ng kakayahang ma-intercept ang papasok sa ating airspace at magkakaroon na tayo ng mas malakas na air defense, kaya dapat na talagang kunin ng Pilipinas ang offer ng Amerika. Mismong si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez ang nagsabi sa isang interview na magkakamali ang lahat ng nagsasabing all air at no force ang ating Philippine Air Force at isa itong sinyalis na papalapit na mapipirmahan ang kontrata para sa pagbili ng F-16 ng Pilipinas sa Amerika. Isang pirma na lang ni Presidente Marcos ang proyektong ito at sa pagkikita nila ni US President Joe Biden nitong Mayo lamang ay mas nagpapatibay palalo sa defense cooperation ng dalawang bansa na mas nagpapalaki ng chance na F-16 na talagang mapipili sa proyekto. Sa aking opinyon lamang ay hindi pabor sa Pilipinas na Gripen ang kukunin nito sa kanilang proyekto. At sa mga hindi nakakaalam, hindi inaprobahan noon ng Swedish government ang pagbenta ng mga Gripen sa ating bansa nang dahil na rin sa isyo ng human rights sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pumayag lang sila sa pag-export nito sa Pilipinas noong naging presidente ni si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang noong administrasyon pa rin ni Pangulong Duterte, aprobado na ng US government ang pagbenta ng mga armas sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga F-16, at ang tanging naging hadlang lamang noon ay nagkaroon ng malaking problema sa budget matapos ang nangyaring pandemya na nagpalubog sa ekonomiya ng Pilipinas. Mas malaki din ang mabibinipisyo ng ating Air Force kapag F-16 ang kanilang kukunin dahil makakatulong sa maintenance at spare parts ng US military,
lalo na't lumalaki na ang kanilang presensya dito sa ating bansa nang dahil na rin sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ngayon, ilang linggo na lang upuan ang ating hihintayin bago tuluyang mapipirmahan ang kontrata dahil ang pagkakaroon ng fighter jets ang prioridad sa ngayon ng Philippine government pati na rin ang ating hukbong sandatahan. Samantalang sa balita naman pagdating sa Philippine Navy, pinaplano ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na magtayo ng kanilang shipbuilding facility sa Subic Bay sa Zambales upang mas mapalakas pa ang kanilang chance sa pagdating sa AFP Modernization Program at dito na rin gagawin ang maintenance ng mga warships ng Philippine Navy. Alam naman natin na ang Hyundai ang palaging nakakakuha ng kontrata sa mga proyekto ng Philippine Navy pagdating sa surface vessels, katulad na lang ng frigate acquisition project na kung saan ang kanilang offer na HDF 2600 frigate o mas kilala sa tawag na Rizal class frigates ang nanalo, ang corvette acquisition project na kung saan ang napili ay ang kanila paring HDC 3100 corvette design at ang offshore patrol vessel project na kung saan ang kanilang HDP 2200 design ang nanalo sa proyekto. At sa papasok na Horizon 3 ng AFP Modernization Program, sa ilalim ni Pangulong Marcos, tinatayang nasa 500 billion pesos ang magiging budget para sa pagbili ng bagong kagamitan ng ating hukbong sandatahan at pinaplano pa ng Navy na magdagdag ng mas marami pang warships. At kapag magkakaroon ng shipbuilding facility ang Hyundai dito sa Pilipinas, mas magiging mabango ito para sa ating Philippine Navy dahil sila na rin mismo ang nagsabi na gusto nilang kumuha ng mga barko sa isang kumpanya lamang upang hindi maging pahirapan ang maintenance at spare parts ng kanilang surface vessels at masisiguradong palaging nasa top condition ng ating mga warships. Marami pa ding hindi pa natatapos na gawain ng Hyundai katulad na lang ng mga Rizal class frigates na kung saan kailangan pa nila itong kabitan ng tinatawag na vertical launch system na paglalagyan ng surface to air missiles nito na magiging pangdepensa ng barko at pati na rin ang tinatawag na towed array sonar na magagamit sa pagdetect ng mga kalabang submarines at iba pang underwater na mga vessels. Ang pagtatayo din ng mga shipbuilding facility na ito ay makakapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino at malaking tulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng Subic. Sa ngayon, umaasa tayong matutuloy ang planong ito dahil malaki ang mabibenepisyo dito ng Pilipinas.